At ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng Panginoon dahil lubas siyang mawain at mapagmahal sapagkat inaalok niya ang kanyang biyaya at buhay sa atin. Kaya nga't buksan natin ang ating mga puso. Hayaan natin ang Diyos ang mabuhay sa atin. Ang Diyos ang siyang maggabay sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Kristo, butong nana, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng salib.
kalangitan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Taas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyo mga kinukop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipaintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Palatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahan kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yaon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilaw." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na inihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Giisi, "Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Giisi, "Wala po siyang anak at matanda na ang asawa. Tawagin mo uli," utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Isang taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon ay di nagmamaliw. Ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siya'ng sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob. Dahilan sa iyong kagandahang loob,
pagkat pinili mo yaong hari namin. Kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta.
at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo narito, patuloy na nananalangin, nagbibigay pugay at nag-aalay ng ating sarili sa ating Panginoon dahil ito ay misang Panglinggo na po at araw na alam natin na ang araw ng Linggo ay araw ng Panginoon, araw ng simbahan, araw ng pag-aalay sa Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Gaya nga ho ng sabi ko, ang misang ito ay misang Panglinggo na po. At ang Linggo ay araw ng Panginoon. Araw na itinatalaga natin sa Kanya. Ngunit hindi ho ibig sabihin ito ay isang araw lamang sa isang linggo, isang oras lang, yung oras ng pagsisimba ang para sa Panginoon. Hindi po. Animoy ang pagsisimba natin, ang araw ng Linggo ang siyang tumutuldok sa lahat ng ginawa natin itong mga nakalipas na araw. Alalaumbagay pagpasok nyo dito, dala-dala ninyo ano ba yung ginawa nyo mula Lunes hanggang Sabado. At ito'y dinadala nyo ngayon sa paanan ni Jesus Nazareno. At idinadasal natin na sa susunod na namang linggo, ang lahat ng magaganap, ang lahat ng mangyayari, karapat dapat ialay at ilatag kay Jesus Nazareno. Kaya nga't ang magandang tanong sa atin, karapat dapat bang ialay yung nagawa natin mula Lunes hanggang Sabado? Ang mga ito ba ay sumasalamin sa ating wagas na pagmamahal sa Diyos? Alam niyo po, ang mga Hudyo ay katulad nating mga Pilipino sa maraming bagay. Mahilig sila sa kainan, sa pagtitipon, sa kantahan. Makadiyos din sila at mga reliyoso. At sila ay makapamilya. Tayo mga Pilipino, napakalakas ng ating pagmamahal sa pamilya. Kaya nga, yung mga ibang dayuhan, pag dumadalaw sa atin, nagtataka sila sa isang bahay. Ilang henerasyon nang nandoon. Hindi sila sanay doon sapagkat sa kanila nga, pag 18 taon na yung anak, halos isipa na palabas ng bahay. Sa atin, 60 taon na yung anak, nandun pa rin sa bahay. Umaasa pa minsan sa nanay. Lahat ng mga magkakapatid, lahat ng magtiyuhin, hanggang pinsan, nasa isang bahay.
May magandang dulot ito, pero meron ding hindi kagandahan, lalo na laging umaasa sa pamilya. At sabi ko nga, napakalakas ng pamilya sa Pilipino. Di lang minsan maririnig natin, family is everything. At totoo naman po yun para sa iba, ang pamilya ang pinaghuhugutan ng lakas. Family is everything. Family is my real blessing. Kaya siguro kung nanamnamin natin yung sinabi ni Jesus sa sareno ngayon, babalikan ninyo, baka mapaisip po kayo. Dahil sabi ni Jesus sa sareno, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin, hindi karapat dapat sa akin. Ang umiibig sa anak ng higit sa akin, hindi karapat dapat sa akin. Para bagang sinasabi ni Jesus sa sareno, kung mas mahal mo ang pamilya mo kaysa sa akin, hindi ka karapat dapat sa akin. Aminin natin, hindi ganun kadaling matanggap ang paalalang ito ni Jesus sa sareno. Dahil minsan, sa sobrang labis ng pagmamahal sa pamilya natin, lahat nga ipagtatakpan natin para sa pamilya natin. Yung ang isuko mo yung anak mo dahil alam mo nang nagdodroga siya, alam mo may ginawa siyang mali, hindi mo nga magawa. Kung pwede lang pagtakpan, pagtatakpan natin. Pagtatanggol mo ang kamag-anak mo, kahit mali na yan, kasi ang kasabihan natin, kadugo natin yan, ano man na mangyari, dapat kampi tayo sa kanya. Nakipag-away na yung anak mo, kahit nalaman mo, siya yung nauna sa away, ang sisisihin mo pa rin yung kabila. Aminin natin, napakahirap, lalo na sa pamilya. Kaya nga, laganap pa rin sa atin ang korupsyon. Kaya nga sa atin, kapag yung mga makakapangyarihang pamilya ang may nagawang hindi maganda, laging nakalulusot sa batas. At kahit sa ating antas, nakakaligtaan kung ano ang mas tama, ano ang mas mabuti. Kaya ang tanong natin, karapat dapat ba talaga tayo kay Jesus Nazareno? Madaling magtaas ng kamay dito sa loob ng simbahan. Madali ang maglakad ng paluhod. Madali ang magsuot ng t-shirt ng Nazareno. Madali ang makipagprosesyon. Pero pag pinapili na tayo sa buhay natin, pipiliin ba natin si Jesus Nazareno sa lahat ng bagay? Nandiyan na yung pera sa harap mo, pero alam mo, mali ang perang yan, hindi yan sa'yo. Tatalikuran mo ba yan? Alang-alang sa pagsunod mo kay Jesus Nazareno? Nandiyan na yung kalaban mo, kay sarap sapukin, dahil may atraso sa'yo. Pipiliin mo ba yung awa at kapayapaan na pinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno? Nandiyan na ang pagkakataon, magsinungaling ka lang. Aasenso ka, ikaw ang mapopromote, ikaw ang sisikat. Pipiliin mo ba yung katotohanan ni Jesus Nazareno? Lahat po tayo humarap sa salamin. At ipagdasal natin na sa gitna ng kahinaan natin, mapili pa rin natin si Jesus Nazareno. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Minsan nga sasabihin, Pader, hindi ako nakapagsimba. May lakad kasi yung pamilya namin eh. Di para mong sinabing
Mas mahalaga yung bonding ng pamilya nyo kaysa sa bonding natin sa Diyos. Father, sayang naman po yung pera eh. Sayang yung kikitain. Ibig ba sabihin nun, mas mahalaga yung pera kaysa ang makasunod tayo sa Diyos? Pero mga kapatid, huwag po nating isipin na karibal ang Diyos sa mga pag-ibig natin sa buhay. Alam nyo kaya mabigat tanggapin yun? Pag ang tingin natin sa Diyos, karibal sa pag-ibig. Hindi po mababawasan ang pag-ibig mo sa pamilya mo kung uunahin ninyo ang pag-ibig nyo sa Diyos. Hindi mababawasan ang kaligayahan ng buhay mo kung pipiliin mo ang pag-ibig sa Diyos. Hindi ho karibal ang Diyos. Sa katunayan, siya ang magbubuo, mag-aayos ng lahat ng mga pag-ibig natin sa buhay. Siyang mag-aayos nito kung hahayaan lang natin ang manguna ay ang pag-ibig natin sa Kanya at pag-ibig niya sa atin. Kaya nga, dun sa unang pagbasa at sinabi rin niya ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo, ang nagbibigay. Diba, ganun ang ginawa nung mag-asawa sa unang pagbasa na taga Sunem. Nagbigay sila kay Eliseo, isang propeta. Diba, bakit yung iba natatakot magbigay? Baka mabawasan kami. Pero ano nangyari? Nung nagbigay sila kay Eliseo, ano sabi ni Eliseo? Sa isang taon pagbalik ko, magkakaanak na kayo. May gantimpala kayo. Kaya ganun tayo sa Diyos. Hindi tayo mababawasan. Kung ibibigay mo lang yung isang oras, isang araw sa Diyos, hindi ka mauubusan ng oras. Hindi ka mauubusan ng lakas. Kung ibibigay mo yung pamilya mo sa Diyos, hindi mababawasan ang pamilya mo. Lalo pa nga yung magkakaisa. Lalo pa yung mabubuo. Kung yung kabuhayan mo, itinatalaga mo sa Diyos, siguro nga sa mata ng mundo, parang lugi ka. Pero sa mata ng Diyos, tunay na pinagpala ka. Sapagkat walang nababawasan kapag inuuna ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sa pagkapatuloy ng misang ito, ito yung ipagdasal natin. Ano yung humahadlang sa atin para mauna ang Diyos? Ano yung nagiging karibal, kinakaribal ang Diyos? Hindi naman kasi dapat karibal ang Diyos. Yung demonyo lang ang bumubulong sa atin na karibal ang Diyos. Ano yung humahadlang sa iyo, kahit pag-ibig pa yan sa pamilya? Hangarin mo sa pera, barkada. Ano yung kasalanan ngayon na sumisira sa buhay mo? Napipili mo pa yan higit sa Kanya. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alinlangan. Piliin mo si Jesus Nazareno, sapagkat sa pagpili sa Kanya, mabubuo, pagpapalain, at magiging ganap ang lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya po sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit,
nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto, at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama nating nasa langit upang pagkalooban niya tayo ng grasya ang ating kinakailangan sa kasalukuyan at upang makamtan natin ang dakilang kaloob niyang gantimpala sa langit. Ang ating tugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Masalamin nawa ang dakilang pag-ibig mo, O Diyos, ng mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang banal na pamumuhay at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makapaglingkod nawa ng tapat ang mga leader ng aming pamayanan. Huwag nawa nilang isipin ang pansariling interes upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa ng bagong pag-asa ang mga may sakit at mga kapatid naming may matinding pinagdaraanan sa pamamagitan ng mga taong patuloy na kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyan lakas mo nawa kami upang kami maging instrumento ng pag-ibig at kapayapaan ni Jesucristo laban sa pwersa ng mga makamundong pag-iisip at kamalayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming yumao, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, tungayan mo kaming mga nagsusumamong sa iyo. Pagkalooban mo kami ng matibay na pananalig sa iyong banal na grasya na siyang aming lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay tungo sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap
sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas, ipagalaw ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Hesukristo, ang ating Panginoon, ang ating pinakamamahal. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panadi sa sinu.
hindi. Announcement. Ngayon po ay St. Peter's Pence. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection na gagamitin sa apostoliko at gawaing pagkakawang gawa ng Santo Papa sa Roma. Tumulong po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa mga naglingkod sa misang ito, sa inyong pagpunta sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po rito ng bigas, noodles, delata, at iba pang pang-ayuda para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin na ang pinakauna, pinakamahalagang pag-ibig sa lahat ay sa Diyos. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ang bubuo ng ibabang mga pag-ibig natin sa buhay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at ligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag mo ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarungal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,